Psst. Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang kwento nga aking ibabahagi sa inyo ngayon ay pinadala sa atin ni Abaddon. Ubay, isang barangay dito sa Negros. Hindi ko na lang bibigyan ng full info at baka ikapahama ko pa. Alam ko kasi na hindi lang ako ang nakikinig sa vlog ni Ma'am Shi. Kaya minabuti ko na lang na wag nang magbigay ng info tungkol sa lugar. Pero alam ko na may makakakilala pa rin sa lugar na tinutukoy ko. Lalo na ang mga taga doon. Kaya bilang privacy na rin at respeto sa kanila. Isang simpleng barangay kung aakalain. Hindi naman kaluyuan sa highway, kung sa bagay, 3 o 4 na kilometro, andun ka na. Simpleng barangay, hindi masyadong matao, pero marami-rami na din ang mga bahay. Medyo magkakalayo nga lang. Ayon sa mga kakilala ko, ay sadyang nakakatakot talaga ang maglakad sa daan. Papunta sa kanila, lalo na kung baguhan ka at mababa ang iyong batak. Kasi pagdidiskitahan ka talaga ng mga nilalang na hindi mo akalaing makikita mo. At hindi mo aakalaing may ganun palang uri ng mga nilalang. Pero wala eh, sadyang napakamisteryoso ng mundo. Ang daming sikreto na maski matatanda ay walang alam kung meron man ay iilan lang. Back to the story. Yung tungkol sa ubay nga po pala ay minsan nang naitampok ni Ma'am Shi sa inyo. Balikan nyo na lang ang mga previous story ni Ma'am Shi para magkaroon kayo ng idea dito, pati na rin yung mga kwentong aswang. Speaking of aswang, naghasik na naman sila ng lagim. At nangyari lamang po ito noong nakaraang November 26. Isang driver ang natisgrasya at hinihinala ang lasing noong nangyari. Subalit inamin naman niya, pero ika nga ay hindi daw nawala ang kanyang katinuan at normal pa rin daw siya noong nagmamaneho ng kanyang tricycle pa uwi. Pero sa kasamaang palad ay nadisgrasya siya. Hindi dahil nabangga niya ang kanyang motor, kung hindi binangga siya at iniwan lang, kundi dahil sa isang kalabaw. Oo, kalabaw. Nakakatuwang isipin kung paano ka madidisgrasya ng isang kalabaw. Pero ayon sa kanya, kalabaw daw talaga ang kanyang nakita. At eto po yung kalabaw ay hindi pa matured enough. Ibig sabihin, batang kalabaw. Yung medyo malaki na rin, pero hindi pa pwedeng lagyan ng karo o isama sa bukid. Ganun na ganun daw ang size ng kalabaw na muntik nang pumatay sa kanya. Habang nagdadrive kasi siya, ay may nakita siyang kalabaw na bigla na lang sumulpot sa tabi ng daan. Pero nagawa pa niyang magbusina ng napakalakas. Dahilan para maitaboy ang kalabaw, pero hindi. Hindi natinag ang kalabaw. Sa halip ay dumiretso ito at nabangga nga niya. Pero wag ka, kasi hindi nito nagawang itumbang kalabaw. Sabi niya, kung normal na kalabaw daw yung nabangga niya, ay napilayan daw ito. Pero wala. Yung kalabaw pa daw ang umangil at sinungay ang kanyang sidecar na siyang nagpabaliktad dito. At dahil dun, ay nadaganan siya ng sidecar
at tumama pa yung dibdib niya sa manubela ng motor na nagpabali ng kanyang mga buto. Saglit daw na nawala ang kanyang ulirat, pero bago nawala ang ulirat niya ay nakita pa niya yung kalabaw na lumipat sa kanya at sinaruso siya or sinungay. Inakala niya talaga na mamamatay na siya, kaya ipinikit niya na lang ang kanyang mga mata at hinimatay na. Pero isang himala ang dumating, kasi nung saktong aataki na siya ng kalabaw ay agad namang dumating ang kaibigan niya na inabutan siyang nakahandusay sa daan. Nung tanungin ng kaibigan niya kinaumagahan kung totoo daw ang kwento niya, wala naman daw itong nakitang kalabaw. At kung may kalabaw man talaga, ay makikita pa niya itong tatakbo. Kasi nga, inabutan pa niyang gumagalaw yung kaibigan niya. Marami ang hindi naniniwala. Kasi nga, lasing siya nung nangyari ang aksidente. Pero may mga nagsasabi din na isang uri daw ito ng bagat. Pero hindi naman umaatake ang bagat. Nananakot lang ito kadalasan. Malamang daw ay aswang ito, kasi matapos na itong sinungay ay napabaliktad ang tricycle. Parang aatakihin pa niya yung driver. Bonus story. May nakapagsabi din daw na may nakita silang tatlong kalabaw sa tabi ng daan. Yun na lang po muna. Maraming salamat, Ma'am Shi. At dito na po nagtatapos ang kwentong ibinahagi sa atin ni Abaddon. Kay Abaddon, maraming salamat po sa pagbahagi mo ng iyong kababalaghan story. And now, let's do our shout out. I just want to say hi, thank you, and God bless. Kila Bunny Ariban, Jobs 001 Abbas, Dailin Lopez, Aswangan TV. Mga langga, pakibisit nyo rin po yung channel ni Boss Aswangan TV. Marjon L. Kamatura, Janice Sarad, Russell Jacobson, Silent Mystery, Monique Banalesais, Lloyd Rapas, Jonel S., Mimi Mumo, Carmelita Pascua, Ares Girl Perez, Sweet Lady Centino, AJ Macapanas, Jason Pagayon, Arnel Igot. Hi, thank you and God bless din po. Kila Estrabel Cristobal, Joe Anthony Ventura, JR Abeniso, Arnel Gakuya, Cynthia Rather Not Say, James Macmillan, John Rainiel Zacate, Horoko Muto, kay Boss Ma'am Karamina, at sa kanyang lalabs po na si Boss Jaredon. Miss Ning X, Rowena Diaz Velasco, Winter Jew, Krish De La Cruz, Ricky Gayos, Marie Mapiot, Sherwin Tan, Arvin Clarin, Berlin Arenas, Kwenta Kutan Philippines. Mga langga, pakibisit din po yung channel ni Boss Kwenta Kutan Philippines. Cyril Malabs, Miss Hunter X Hunter, Eddie Boy Mendoza, Felix C, Miles Lang, Juancho Gonzaga, Janet Verga, Ariela Maxine. Mga langga, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pag-antabay sa ating mga bagong istorya. At sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga langga. Keep safe and God bless always.